So yun, okay, KJX, kumusta kayong lahat? At pakita ko lang sa inyo, biglang umangat ang value ng BTC, no? I think 38,700 ang inangat niya. Ay, 38,800 na, oh, mga idol. So, going 40,000 na ba siya this weekend, mga idol? So, check natin yan. Kasi maraming nagsasabi na papalo ng 40,000 this weekend. Pero yung iba, 39,700 lang. So, check natin yan hanggang bukas, mga idol. Pakita ko lang sa inyo yung mga assets natin ngayon. So, ayan, no? Nasa 1,350 na tayo. So, kung makikita nyo ito kahapon, nasa 1,240. Diba? Tama, 1,240 ngayon, 1,350. So, kahit pa paano, nasa 100. 100 plus. Kasi kung makikita nyo kahapon, negative 171 tayo. So, ngayon, umaangat. No, FTM, kumita na tayo ng 30. ADA, kumita tayo 47. And Dogecoin, kumita tayo ng 7. And then ito, dadalhin natin to sa FTM. Itong 76 USDT na to, lalapag natin dito sa FTM, mga idol. Pakita ko lang para alam nyo. FTM. Okay. Tingnan natin, no? FTM buy tayo. Okay, good. Nakabuy na tayo. So, check lang natin mamaya yan kapag natuloy na, mga idol. No, tulad ng 76 USDT natin, copy trading lang tayo doon, mga idol. Kasi copy trading, ginagamit natin future trading. At namimili lang tayo ng traders dito. Ang pinipili ko, highest copy trader profit and itong most follower, mga idol. No, meron tayong link sa description kung paano mag-copy trade. Panoorin nyo yun, mga idol. And then go. Ito. Okay, weekend. So, Saturday ngayon, nagpalit sila ng nag-close ang market. So, kung titingnan natin, last bull run, nag-close ang market, naka-green. Okay? So, ngayon, naka-green din. So, tingnan natin kung ito na ba yung start ng bull run talaga. Diba? Pero ako, tingin ko, bear market is over, pa-bull run na, mga idol. No? Okay? So, crypto, ito na, no? I bought 10,000 worth of USD. Maybe I make 200. So, comment lang tayo dito. Okay. Ako, ito, gambling na to, mga idol. Gambling na to, mga lods. No? Bakit gambling na to? Kasi ang USD, mga idol, bumagsak na yan. Diba? So, pera ng ano yan, FTX, diba? And then, bumagsak na yan. So, ngayon, kapag ka bumili ka, I think mababa naman ngayon, pwedeng umangat yan someday, pero ano na yun, suntok sa buwan na. Yung makikita mo, umangat siya noong nakaraan ng 4 pesos, pero biglang bumagsak ng 1.5. So, ang dami na liquidate doon. And then ngayon, umangat ulit ng 3 pesos, and then bumagsak ulit, di ba? And then ngayon, nasa 3 pesos na naman. So, ang dami niya naliliquidate, mga idol, no? Yung iba, kumikita, pero mas marami yung naliliquidate. Ako hindi, kahit mababa ang USD, hindi na ako papasok sa USD, no? So, kung ano yung token ko ngayon, yun lang yun. Kahit mababa to, hindi ako babanat dahil alam ko pwedeng biglang mawala, mga idol, no? And then ito, kung mapapansin natin, Pinoy crypto community reacts to SEC warning versus Binance. Ako naman ang comment ko dito, comment lang naman eh. So, may sarili naman tayo opinion, di ba? Number one platform, Binance sa Pilipinas. Parang hindi tama kasi. Parang hindi tama siya. FTX, natural, FTX. Kasi nawala ang FTX, nag-failed ang FTX, ang daming naubos. Pero to Binance, number one. Number one platform, no? Kumbaga, Binance ng Pilipinas. Yung ibang platform, hindi Binance. Pero ito, Binance ng Pilipinas. Ay, ibaban ng Pilipinas, no? 87 days na lang, no? Ibaban na siya. Ako, tingin ko yung 87 days na yon is talagang ano, no? Kailangan ayusin din ni Binance kung ano yung mga dapat niyang ayusin. Diba dito sa Pilipinas? Kung gusto niya talagang hindi siya maban. Pero ako, number one platform eh. So, mas pinagkakatiwalaan kong Binance. And then dito, ito nga yun, yung nag-react. So, makikita natin sa ilalim, sabi niya, sa Binance going to be banned in the Philippines, sabi ni Luis, no, sa YGG to, no, is a Binance going to ban in the Philippines? Yesterday announced, PromSec doesn't look good for world
most popular exchange. No, totoo naman, di ba? So, okay. So, BNB, name Sleeping Giant, mga idol. Gigising na ba ng 2024? Sino ang mga Sleeping Giant nyo, mga lods? SLP? Ron? AXS? Ang daming token. Ako, kung ano yung token ko ngayon, ayun yung Sleeping Giant para sa akin, mga idol. No, sana lumipad. Diba? Kasi, syempre ako, gusto ko din. Diba? Kung titingnan nyo, magkano ang investment natin? Ayan, 1,300 USDT. Diba? So, sana lumipad. Kahit na maging yung 1,300 ko, maging 2,000 or 3,000. Diba? USDT, ang laki na nun. Mga ano, di. No, nag-ipon ka lang. So, kaya, no? Just in is up to 133% this year. Yes, kasi nag-15,000 kasi yan eh. Diba ang BTC? Nag-15,500 ang BTC. Ngayon, 38,757. Diba? So, kung mapapansin nyo, talagang umangat ng 133, diba? Solid na solid. Congratulations sa inyong lahat, mga idol. No? Tapos ito, experience 2023, enjoyer ba yan? And 2022, survivor. So, survivor, nakita natin kasi ang lalim ng denied talaga ng BTC. At ito yung from 30, biglang nag-drop, at umabot ng 15. So, 2023, kumita yung iba ng 133%. Diba? Dahil from 15,500 to 38,800, mga idol. No? Solid na solid ang BTC. And, yan, Jim Cramer has admitted was wrong about Bitcoin. So, kung titingnan natin, si Jim Cramer ang nagsabi na, alam ko, laglag na ang Bitcoin, no? Sabi nila. Sabi niya. Kaya lang, ngayon, si Jim Cramer na mismo, di ba? Ang sabi niya, di ba, admitted siya na mali yung was wrong about Bitcoin yung sinabi niya. Di ba? So, ngayon, tapos na may rally. So, lilipad na ba yan? So, may mga ganyang news na kapag ka sikat ka, tapos sabay biglang sinabi mo, lilipad ang BTC at admitted ka na mali ka about sa BTC, ayun, di ba? So, basahin natin. So, sell out. So, ayan. So, ayan yung sinabi niya. Kasi ang dami niya eh. Ang dami niyang BTC, alam ko eh. And then, nag-ano siya eh. Nagbenta, di ba? So, alam ko nagbenta siya. Ang alam ko ah. Hindi ko lang mahanap kung nasaan eh. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Feeling drain from riding roller coaster of bull and bear. Yes. Pero hindi ko alam. Syempre, ito kung humahawak ng malaking Bitcoin. Alam naman niya ang BTC, di ba? Now, we are going down. We are early. It's over. So, pwede bumagsak, di ba? So, parang maliintindi ko kanina, no? Ayan, admitted pala siya na ano, no, he was wrong about Bitcoin. Siguro, aralin ko nga kung ano yung sinabi nito. I think kasi malaking investor ng Bitcoin to eh. So, ang tingin ko, negative. He was wrong, nalilipad ang Bitcoin. Yun ba? No, pakicorrect nga ako mga idol, PM lang sa ilalim. Okay? So, yun lang sa ngayon KGX at magandang gabi sa inyong lahat mga idol.